Kumpiyansa ang ilang pambabatas na maipapasa na sa Senado ang charter change o CHACHA kasunod ng panibagong liderato ng Senado. Pero mismo ang bagong upong Senate President na si Senator Chris Escudero, iginiit nito na wala siyang balak na baguhin ang kanyang posisyon sa CHACHA. Nagbabalik sa detalye ng balita si Criza Lopez. Kumpiyansa ang mambabatas na maisusulong na sa Senado ang pag-amyenda ng konstitusyon matapos manumpa ang bagong Senate President na si Senator Chris Escudero kahapon Mayo 21. Ito ang naging pahayag ni Zamboanga City Representative Manuel Dalipe sa kabila pa ng naunang desisyon ni Escudero na hindi nito sinusuportahan ang charter change. Binigyang diin ni Dalipe ang hindi matatawaran na karanasan ni Escudero bilang isang mambabatas na naglilingkod sa bansa at sa publiko. Samantala, nagpahayag din ng kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez sa pagkakaupo ni Escudero bilang Senate President. Anya, sa ilalim ng pamumuno ni Escudero, mas mapapatibay pa ang legislative agenda na makatutulong upang maging matagumpay ang implementasyon ng mga programa ng pamahalaan. Kaugnay nito, sa press conference sa Senado, iginiit ni Senate President Escudero na wala siyang balak na baguhin ang kanyang posisyon sa charter change. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position and I have no plans of changing my position. Meron ba ngayon? Again, we will discuss it on the part of the majority and I think I was one of the more vocal ones during that time. So I don't see any reason why there should be concerns about that. Sinabi rin ni Escudero na hindi maisusulong ang mga pagdinig kaugnay sa usaping CHACHA, lalo't nagmitiw rin sa kanyang pwesto si Senator Sonny Angara bilang chairperson ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, Committee on Finance at Committee on Youth. Bukod kay Angara, nag-resign din bilang chairperson ng Committee on Ethics and Privileges at Tourism si Senator Nancy Binay, habang si Senator Joel Villanueva at Senator JB Ejercito ay nagbitiw sa posisyon bilang Senate Majority Leader at Deputy Majority Leader. Samantala, sa Viber message, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia hindi kaya pagsabayin ang charter change at ang kanilang paghahanda para sa national and local elections sa susunod na taon. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.